Welcome back guys sa ating channel, Stock Play. At ngayon pag-uusapan natin si Jollibee. Okay? Bago natin pag-usapan si Jollibee, please subscribe to our channel and paki-press na din yung bell button ano para palagi kayo updated sa mga bagong videos na i-upload natin about sa stock market. So ngayon pag-uusapan natin si Jollibee kung ano yung magiging play niya in long term. Kasi nga guys, battered siya ni COVID ano, especially yung mga blue chip stocks. Okay? So, hindi lang sa pang-local, sa PSE ang naapektuhan ano? Globally affected lahat. Then yung sa cryptocurrency din, sa forex and etc. So, paano ba natin tong i-analyze si Jollibee ano? So, unang-una titingin muna tayo sa kanyang fundamentals. Bago tayo mag-jump sa technical analysis for this one, ano? So, let's start. So, okay guys, let's back. So, PSE Edge ang gagamitin natin for fundamental analysis. At pupunta tayo sa financial reports. Yung pinaka-latest guys yung ating titingnan para maging updated tayo sa performance na tong ano na to stock na to no, kasi siya ay isang blue chip stock. Kaya nga guys, sa mga previous videos natin, hindi recommended na bilhin pagka blue chip stocks ano, kasi nami-misinterpret ng mga newbies or yung mga baguhan pa lang sa stocks na kapag ka sinabing blue chips, okay, maganda ng bilhin. So, misconception yun guys, ano? Yung mga sinasabing ganun. So, dapat, know the real value of the stock, ano? Hindi porket blue chip is maganda ng bilhin. Like this one, ano? So, nasa bear market tayo, kaya dapat maging precautious tayo or dapat alam natin yung mga dapat gawin para tayo ay makapag cherry pick ng pinakamaganda, or kung sasabihin natin sa ibang word, yung mag-yield tayo ng more profit, no? Kaya tayo guys nag-iinvest sa stock is para kumita, so hindi para malugi. So sa investment guys, sa mga investments, walang ano dito ano, walang shortcut, walang mabilisan. So dapat titingnan natin both sa long term and sa short term. So for this one kay Jollibee, okay, ano kaya yung makikita natin dito? So for fundamentals, maganda naman siya, no? So yun nga guys, for balance sheet and sa income statement, kung titingnan natin, okay, ayos naman lahat. So for this one guys, okay, palagi natin kinukuha is yung sa balance sheet lang, no? Para ma-identify natin yung magiging pinaka-real value ni Jollibee. So for this one kay Jollibee, so kukunin natin yung book value per share. For Jollibee, we have 48.88 and 45.85. Okay guys, so dalawa yung nakita natin book value per share. So much better kung kukunin natin yung mas mababa, ano? So let's see guys. Dito naman guys sa ating next website, which is Bloomberg.com. So for Jollibee, trading at 91.1 pesos per share. Okay. Then for key statistics, we have PE ratio of 15.72, PEGY ratio 0.8964, price to book ratio 1.96. So uulit-ulitin natin guys, si price to book ratio, masasabi natin yung isang stock is undervalued kapag ka yung value ni price to book ratio is below 1. No? Yung value. Since yung price to book ratio natin kay Jollibee is greater than 1, meaning overvalued pa siya, no? So in short, okay, maaari natin sabihin na si Jollibee ay overpriced pa or nasa markup price pa siya. Okay? Then for EPS, so positive naman siya, 5.8, meaning the company is gaining money, ano?
Yun nga lang, in short term, okay, marami siyang pinagkakautangan. Kaya medyo hindi maganda yung performance niya in short term. Kasi marami siyang mga investment or mga company binili. Okay? So, si Jollibee meron ding dividend, 2.96%. And, okay, palagi nating ginagawa dito sa ating YouTube channel. So, kinukuha natin yung book value per share at yung ating Graham's number, ano? So, yung ano na yun, guys, yung dalawa na yun, yun yung magsuserve ng ating buying, ano? Buying price for a certain stock like this one kay Jollibee. So, punta tayo sa may Excel natin for Graham's number. So, we have stock name for Jollibee, JFC. Constant number natin for Graham's number formula is 22.5. So, we have earning per share, which is called EPS. So, we have 5.8. Book value per share ni Jollibee is 45.85. So, yung current stock price natin is 91.1. And yung Graham's number natin is 77.35. Which is yung valuation natin for Graham's number is overvalued. So, paano natin malalaman na overvalued si certain stock? No? So, kapag ka, guys, yung current stock price is greater than the Graham's number. Ayun. Pag mas mataas yung market value ni Jollibee sa Graham's number, so meaning overvalued pa siya. So, yung buying price natin, guys, is below Graham's number. So, for Jollibee, we have 77. So, ang buying price natin is must be below 77 pesos per share. And as of now, hindi pa magandang bilhin kasi nga, yun nga, no? Yun na na-compute natin, overvalued pa siya or markup price pa yung kanyang presyo. So, let's move, guys, sa technical analysis, ano? So, we will be using monthly chart, weekly chart, and daily chart. So, for monthly chart, ano yung nakikita natin, guys? So, gumamit tayo ng mga technical indicators, no? So, we have Fibonacci. So, ayan. Fibonacci retracement tool, and we have moving averages. So, yung moving averages natin, gumamit tayo ng 200, 100, 50, and 25. So, kung titignan natin, guys, yung moving average, so, nabasag na ni Jollibee ito, ano? Kahit na yung ating long-term support, which is 200 moving average, ano? Yung kulay pula na to, ito yung long-term support natin. Yun nga lang, guys, nabasag siya. Ngayon, ano? So, let's see, guys, kung ano yung magiging play na to sa mga susunod pa na araw, ano? So, kiburahin na natin itong mga moving average para mas maganda at mas makita natin yung magiging analysis natin sa iba pang mga natitira. So, let's do this. Okay. So, ang natira na lang is yung Fibonacci retracement tool. Ano? Kung titignan natin, guys, so, etong si 77.15 pesos per share. Ito, guys, yung ating na-compute na Graham's number. Okay? Which is, kung pagbabasihan natin yung Fibonacci retracement tool, tatama siya dun sa 0.786, ano? Which is around 78.89 pesos per share. So, sa madaling salita, ang next support na natin is around 79 pesos or okay, pwede nating sabihin 80 pesos per share kay Jollibee, ano? Pero guys, much better kung sa may second support tayo bibili. So, eto guys yung pinaka real value ni Jollibee, ano? Which is the book value. So, around 45.64 yung nakita natin sa PSE website. Pero ang sinasabi ng ating indicator or Fibonacci retracement tool, okay? So,
tatama siya around 0.886, ano, which is around 47.13 pesos per share. So below that is a good buy, no? So for now, ang aabangan natin is dapat mauntog siya dito sa 0.786 Fibonacci retracement, no? So in terms naman sa RSI and MACD, so let's see guys, oversold pa rin siya, no? Yun nga lang guys, kahit monthly chart yung tinitignan natin, ay wala pa siyang momentum na upside, ano? So let's see sa mga sa weekly chart kung meron tayong maiispatan. Same lang din sa MACD, so pabagsak, nag-diverge siya, no? Pababa. Ayan, no? Okay. Meaning guys, nang nag-diverge, yung blue line is papalayo sa red line, ano? Kung titignan natin, nasa baba si blue line at nasa taas naman si red line. So pareha siyang pabagsak. Ang titignan natin dito guys is yung bounce play na tinatawag. So okay, paano ba magkaka-bounce play dito sa MACD? So pagka nagkaroon tayo ng golden cross. So yung sinasabi natin golden cross, pagka yung blue line is nag-cross above the red line, like this one. Okay? Nag-cross yung blue line above sa red line. So yun yung golden cross. Yun ang aabatan natin for monthly chart. So since wala pa, let's see sa weekly chart kung ano yung makikita nating momentum dito. So for weekly chart, ano yung nakikita natin? So as of now, pabagsak pa rin siya for weekly chart at meron tayong naispatan na long term support, ano? So this diagonal line, okay, around here, ito yung long term support natin. So let's see guys, okay, papakita natin at lalagyan natin ng bilog yung mga support. So first support natin is nung 2002, okay, around here. Second support nung 2003, ito siya. Then third support is here. So possible guys, mag-hold tayo sa part na to, no? At kung titignan natin at ite-trace natin itong diagonal support natin, tatama to probably around 80 pesos. Okay? So around here. Ayan. Okay, around 82 pesos, ano, per share. So kung talagang malakas yung support na to, I think mag-hold na dito yan sa 80 pesos per share, ano? Pero kung guys, pero kung hindi mag-hold dito sa part na to, dire-diretso na tayo dito sa 42.77 pesos per share. Okay, buburahin na natin to guys, yung long term support natin. Okay. Then si 42.77 pesos per share sa natin nakuha guys yun. So sa pattern natin sa taas. So eto guys, yung pattern na to is cup pattern, ano? Bearish cup pattern. So pagka guys nakakita tayo sa taas ng isang price action or as a mismong chart, okay, pattern siya, cup pattern. Ang worst case scenario dito is susukatin natin from top to the bottom. So eto guys yung bottom ng ating cup. So kung susukatin natin, let's see guys, no, para mas malinawan kayo. So sa part na to, sa top, tapos drag down hanggang sa bottom. Okay. Then drag ulit natin from bottom. Then yung sa pinaka baba guys, yun na yung magiging worst case scenario natin sa isang stock. So for kay Jollibee, for JFC, we have nasa 40, ano? 42 pesos per share.
Yun guys, yung worst case scenario natin for Jollibee. So hindi natin sinasabi na mangyayari, pero possible, no? Kaya nga guys, yung mga hater natin dyan, so kayo na bahalang humusga ngayon kung sino yung mas tama ng ginagawa. Kasi hindi kasi guys pwede yung one-sided analysis, ano? Hindi pwedeng puro technical analysis, hindi rin pwede guys yung puro fundamental analysis, hindi rin guys pwede yung base lang sa news tayo mag be-base. So dapat technical analysis plus fundamental analysis kahit isang tabi na natin yung mga news, no? So eto guys yung nakikinita natin kay Jollibee. So kung titingnan natin yung technical indicators natin, RSI oversold. So possible okay, pwede pa kasing buusan to eh, no? Kasi sa weekly chart pa lang tayo. Though, let's see bukas kung ano yung magiging play, ano, sa daily chart. Okay, for MACD, so nag-diverge din. Okay, kamukha lang din nung sa monthly chart. Ayan, diverge. Let's see guys yung sa ano natin, yung sa daily chart. Ay, nawala. Ayan. So, for Jollibee sa daily chart. Okay. So, kung i-zoom natin to, meron tayong dalawang gap down, ano? First gap down natin is andito, sa part na to. Ito. Okay. Then, yung second gap down yung kanina, guys, no? From ano ba to? 120 pesos per share naging 105 pesos per share. So meaning possible pwede na tayong ano, no? Mag-bounce dito sa part na to. So dapat ma-fill to. So bakit kailangan ma-fill to? Kasi guys, yung mga nakabili dito sa baba sa around 91 pesos per share is magbebenta na dito. So yung mga sellers dito na nakabili sa mas mataas na presyo dito, yun guys yung tatargetin ng mga nakabili sa baba, no? Kaya possible so ma-feel na to bukas. Pero guys, di natin sinasabi na ganun talaga yung mangyayari, no? Dahil nga meron pang issue okay, regarding sa COVID. So for RSI and MACD, hindi pa rin maganda yung pinapakita, no? Though oversold naman na siya. Then guys, kung titingnan natin ano, ng malapitan. So hindi rin natin guys masasabing ano to eh, bullish divergence eh, no? Kasi mas mababa ng konti itong huli. Ayan, no? So let's see na lang guys kung ano yung magiging play out bukas kay Jollibee, no? Pero as of now, so mag-abang-abang muna tayo for Jollibee. So hopefully mahit sana yung 40 pesos per share, no? Para lahat tayo happy. So yun lang siguro guys, please keep supporting our channel at paki-subscribe na rin. Paki-share yung mga videos natin. Yun lang siguro, no, for this stock. See you guys sa next video. Happy watching. Bye.